So, kasama ang ating government finance managers ang posibilidad na isulong ang Bayanihan 3. Kung kakayanin ng ating pondo, sana ay makapagbigay pa tayo ng dagdag na ayuda sa mga kababayan nating nawala ng kabuhayan, lalo na nababalita ang maraming nagugutom sa iba't ibang parte ng bansa. Huwag po nating hayaan na may mamatay sa gutom. Hinihikayat ko ang ating mga kasamahan sa gobyerno na gawan po ng paraan at magtulungan para sa kapakanan ng mga Pilipinong. Hirap na po talaga. Pagaanin natin ang kanilang pinapasan at huwag natin silang pahirapan pa. Pangatlo, suportado ko ang pagpasa ng iba't ibang economic recovery measures tulad ng corporate recovery and tax incentives for enterprises o CREATE Bill. Dahil sa mas mababang buwis at mas maraming insentibo na nakasaad sa CREATE Bill, umaasa tayong masusuportahan nito ang mga maliliit na negosyo sa iba't ibang parte ng bansa. Kaakibat rin dito ang pag-implementa ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program kapag ligtas na pong bumiyahe ang mga kababayan nating magsimula muli ng panibagong buhay. Mahigit 100 kongresistang nagpahayag ng kahandaang maging co-author ng House Bill No. 8628 o ang Bayanihan to Arise as One Act na kilala rin sa tawag na Bayanihan 3. Nakapaloob sa Bayanihan 3 na inakda ni House Speaker Lord Alan Velasco at Marikina 2nd District Representative Stella Luz Quimbo ang 420 billion pesos na pondo para mapabilis ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Velasco, mahalagang magkaroon ng karagdagang economic stimulus package sa harap ng hindi inaasahang negative 9.5 gross domestic product ng bansa noong 2020. Pinakamalaking paglalaanan ng pondo ay ang para sa social amelioration program na umaabot sa 108 billion pesos, 25 billion pesos para sa pagbili ng COVID-19 vaccines, 52 bilyong piso naman ang ilalaang subsidy para sa maliliit na negosyo na pwede nilang gamiting pangsweldo o iba pang worker-related expenses at meron ding inilaan para sa mga magsasaka, mangingisda, mga nawala ng trabaho at edukasyon. Una nang nagpahayag ng suporta sa Senator Christopher Bongo sa Bayanihan 3 na aniyay gagamitin para mapababa ang bilang ng mga nagugutom, mga nawala ng trabaho at upang makabangon ng ekonomiya.